Amazing morning everyone. My name is Jay Marcaton. At ang topic natin ngayon, ano yung mga bagay-bagay na nagpapabigat sa negosyo natin, sa pag-network natin, or sa buhay natin. And kung first time mo mapanood itong video na to, make sure na i-ready mo yung sarili mo kasi baka dun sa mga topic natin, masasaktan ka. And it's normal. Okay? Lagi mong tandaan na it's normal kasi kapag nasaktan tayo, dun tayo mag-grow, dun tayo makakalabas sa ating tinatawag na comfort zone, magiging better person tayo. At kung hindi pa nangyayari sa iyo yung mga bagay na pag-uusapan natin mamaya, magkakaroon ka ng tinatawag na awareness na pwede mo nang baguhin, pwede mo nang baguhin kung sakali man na mangyayari sa iyo. Okay? So meron kang marerecord sa iyo na, oy, ito na pala yung ginagawa ko and kailangan kong mag-change. Ayan. So kung meron kang tahimik na lugar na mapuntahan para makapag-focus ka sa pag-uusapan natin, much better. At kung may ginagawa ka ngayon, mas maganda naka-headset or naka-headphone ka para clear na clear yung magiging topic natin ngayon. Okay? So let's start. So ito guys yung mga topic natin ngayon na experience ko dito sa pag-network ko sa business ko, nagkaroon ka ng tinatawag na frustration. No, sobrang nahirapan ako lalo na sa background ko, hindi negosyante yung family ko, yung walang negosyante pagdating sa family ko. And nung ginagawa ko yung business, just imagine ang dami kong in-adjust. So meaning kapag bago tayo sa negosyong to, marami tayong i-adjust lalo kung hindi tayo sanay na magnegosyo, no? Or mag-build ng ating network. Okay? So ano nga ba yung mga bagay-bagay na nakakapagpabigat sa negosyo natin or sa sarili natin? Okay? So itong mga bagay-bagay na to, meron tayong limang topic na pag-uusapan na pwede nating i-change, na pwede nating baguhin sa sarili natin kapag nangyayari sa atin to. At kung hindi pa nangyayari, yun nga sabi ko kanina, may magkakaroon tayo ng tinatawag na awareness. Okay? Number one, looking back the past experience. So yung mga nangyayari sa atin na mga nakaraan natin na hindi tayo nakakapag-move on. Okay? Kailangan natin na tanggalin yon o kailangan muna natin i-set aside yon. Hindi ko po sinasabing kalimutan mo. Kailangan mo lang i-set aside habang ginagawa mo yung pag-build ng network mo. Kaya alam mo kung bakit? Kapag hindi mo i-set aside yung mga nakaraan mo, lagi mong iniisip. No? Like example, meron kang nangyari sa'yo nung 7 years old ka, nung 10 years old ka, nung batang-bata ka na hindi mo makalimutan. Na nagkakaroon ka ng tinatawag na kung like example, sobrang challenges yung nangyari sa iyo before. Tapos nagnenegosyo ngayon. Parang ang hirap mong humarap sa tao. Hindi ka makangiti ng maayos kasi iniisip mo yung mga nangyari sa iyo before. Like example, niloko ka ng partner mo. 'Di ba? Niloko ka ng partner mo before kaya ngayon iniisip mo wala ka ng tiwala sa tao. 'Di ba? So ngayon, kapag nakikipag-usap ka sa mga kliyente mo, ay lulukuhin na ako niyan. Nagkakaroon ka ng doubt. Nagkakaroon ka dito sa looking back your experience. Yung duda pumapasok diyan lagi. Once na hindi mo makalimutan yung mga nangyari sa iyo na masalimuot, kung masalimuot man. Okay? Ayan. Kung yung mga na-experience mo before na nakapag-try ka ng negosyo tapos na bumagsak, nalugi, nalugmok ng sobra-sobra tapos hindi ka makapag-move on doon at na-apply mo pa rin yung mga bagay na yon dahil naiisip mo pa rin lagi, na-apply mo pa din sa negosyo kaya hindi gaano nag-grow. Okay? Ayan. Meron nga ditong kwento. No? Mag-share lang ako ng isang kwento na ito, isang pare. No? Isang pare. So nung nag-talk siya, nagkwento siya ng isang joke. Siyempre, nung nagkwento siya ng joke, nagsigawan
Okay? Nagsigawan yung sobrang daming tao na tawang-tawa, no? Sobrang tawang-tawa doon sa joke na 'yon. So nung una, sobrang tuwang-tuwa. Talagang grabe, sumasakit nga yung mga tiyan ng mga nakarinig. Sa second day, nagtok ulit yung pare. Kung ano yung kwento niya, nung una, na joke, pangalawa, nag-joke ulit siya, at yun pa rin yun. Sobrang tawang-tawa yung kalahati na. Okay? Yung kalahati, nagtaka. Parang joke yun kahapon. Ha? Yung iba, natawa. Yung iba, hindi gaanong natawa. Pero may natawa pa din. Okay? And the third day, yun pa rin yung joke niya. Nagkwento ulit siya ng joke. Ngayon, yung iba, hindi na gaanong tumawa. Okay, sabi niya, parang yun pa rin yung joke nung una, yun pa rin yung joke nung pangalawa, tapos ngayon, ganun pa rin yung joke. So, hindi na gaanong natuwa yung karamihan. So, ang nangyari, sabi niya, pang-apat, siyempre, mag-joke ulit siya. And sabi ng mga tao, after niyang mag-joke ulit, same pa din, yung una, pangalawa, pangatlo, sabi na ng mga tao, Father, bakit pa ulit-ulit yung joke mo? Okay? Sabi, kasi hindi na kami natutuwa, kasi paulit-ulit na. And alam niyo kung anong sinabi po nung father, yung pare. Sabi niya, yan yung pinaka natutunan niyo sa kwento. Okay? Ano yun, father? Na-curious yung sobrang daming tao, no? Ano yun, father? Sabi niya, kung sa isang joke, no? Na paulit-ulit, kapag paulit-ulit na, hindi nyo na kayang tumawa. What's more, doon sa problem, na paulit-ulit, pero iyak ka pa din ng iyak. Sobrang sakit na sakit ka pa rin na hindi ka makapag-move on. Bakit yung joke kaya mong mag-move on ng sobrang bilis? Bakit yung problema na paulit-ulit, hindi ka makakapag-move on? So, parang ganito yung number one. No? Yung experience mo, tapos na yon, nangyari na yon, hindi mo na maibabalik yon. No? Alam mo kung anong pwede mong para mabago mo yung experience na yon, yung past experience mo, yung bad experience mo. Gawin mo nga yung present. Kasi kung ano yung present mo right now, siya yung magdidikta sa future mo. Kaya kung ayaw mong mangyari yung nangyari sa iyo before, yung present mo baguhin mo na. Okay? Kaya yung mga problem ngayon na hindi nakakatulong sa business, i-set aside mo. Okay? Tapos move on ka. Kasi yung present mo, napaka-importante ngayon. Okay? Ayan. Kung ang dami mong experience na masasama, na sobrang daming mga problema, no, na iniisip, okay? Kailangan mo nang iset aside yon. Okay? Focus ka sa present mo. Focus ka sa surroundings mo yan. Yung nakakatulong sa business mo, focus ka doon. Kailangan mo nang mag-grow. Kailangan mo nang mag-move on. And papasalamatan mo yung future mo dahil sa ginawa mo sa ngayon. Okay, kung napanood mo tong video na to, kailangan mo nang baguhin yung sarili mo ngayon, nakalimutan or set aside yung experience mo. And kapag successful ka na, no, nakuha mo na yung mga gusto mo sa buhay, pwede mo nang balikan yung experience mo. And that is a motivation and inspiration to others. Na, no? Kaya kung gusto mo ngayon maging inspiration sa karamihan, kailangan mong gawin 'to, no? Kailangan mong kalimutan yung iset aside yung experience mo, mga past experience mo, and then focus ka sa present mo. Kapag nangyari yung future mo at naging successful ka doon, yung mga kwento na lang, no? Sabi nga na, yung mga nangyari sa iyo kwento na lang. No, ikwekwento mo na lang sa karamihan na same din yung pinagdadaanan. Okay? Ayan. So that is our yan din kumukuha yung mga motivation ng mga networker dahil sa mga past experience nila. Pero right now, kung pinagdadaanan mo pa right now yan, kailangan mong iset aside muna. Okay? Hindi po siya nakakatulong, nakakapagpabigat po siya sa business. Lack of trust, number two. Lack of trust, not believing in himself. Napaka-importante na may tiwala ka, lalong-lalo na sa sarili mo. Kasi dumarating sa point na dito sa negosyo natin, in network marketing, dumarating sa point, I experience na wala nang naniniwala sa akin. Pero mayroong isa, alam ko mayroong isang naniniwala sa akin. No. Mayroong isang naniniwala sa akin, si God.
And meron pa, no, pangalawa, no, na hindi naaalis na paniniwala, yung paniniwala ko sa sarili ko. Kahit hindi na naniniwala yung karamihan, yung maraming tao sa dahil sa ginagawa ko, meron isa na naniniwala, yung sarili ko. Kaya yung lack of trust, medyo babagsak tayo dito kapag kulang yung tiwala mo sa sarili mo. Okay? Kasi ang daming magre-reject sa'yo, ang daming magdududa sa'yo, ang daming pagsasabihan ka na huwag mo nang gawin yan, niluloko mo lang sarili mo, pinaglalaroan ka lang dyan, ang daming na binabaliw-baliw ka lang dyan, ang daming mong maririnig into our business na network marketing. Ang daming mong maririnig. No? Ang daming mong maririnig sa tao. Pero kailangan yung paniniwala mo 101%. Meron akong kwento dito. This is a kwento lang, no? Hindi po ito related sa religious, no? This is a example. Okay? Kung religious ka ngayon, set aside mo muna 'yon, and this is example lang po, no? Merong tatlong magkakaibigan at iba yung paniniwala nila. Iba-iba yung paniniwala nila. Okay? And I think narinig nyo na din to. Iba-iba yung mga paniniwala nila and pumunta sila sa isang tower. Sobrang taas. I think mga 30 floor. Yan. Kung 30 floor ba naman yung pumunta sila sa rooftop and susubukin nila yung paniniwala nila. Okay? Ayan. So yung paniniwala nila, number one, yung isa, syempre, Muslim. Allah yung paniniwala niya. Okay? So, yung God niya, si Allah. Yung pangalawa, Buddha. Yung pangatlo, Maria. Ayan. So ngayon, sabi nila, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa God mo? Ayan. So, naniniwala ka ba sa God mo? Yes. Ngayon, tatalon tayo dito sa tower na to, itong 30 floor na to, and tignan natin kung ililigtas tayo ng God natin. So this is an example, guys. No? So yung isa, ako na mauna. Sabi niya, oh, tumalon. Pak, tumalon. Ang sinisigaw niya, ala, 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 ala. And sumisigaw siya, ala, ala, ala. Nandun na siya sa fifth floor. Ala, 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 ala. Andun na siya sa first floor. Ala, 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 ala. Pagtingin niya, bumalik sa 30 floor. Naligtas siya. Ganun po. Sabi niya, grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, pangalawa, tumalon ulit. Yung isa, Buddha, 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 Buddha. Grabe yung paniniwala niya. Grabe yung sinisigaw niya. Buddha, Buddha. E nasa fourth floor na. Buddha, 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 Buddha. Nasa first floor na. Malapit nang bumagsak. Buddha, 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 Buddha. Bumalik. Grabe, nasa 30 floor. Bumalik na po. Iniligtas siya. And yung isa naman, ako naman. Yan. Kaya ko to. Tumalon sa 30 floor. Sabi niya, Maria, 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 Maria. Grabe, nasa third floor na siya. Bilis ng pagbagsak. Maria, 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 Maria. Nandito na, sa first floor. Wala pa din, Maria, Maria. E malapit na sa ground. Sobrang lapit na. Ito na ngayon. Mukhang hindi ako ililigtas ng God ko. Buda, 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 buda. Ala, 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 ala. Sinigaw niya na lahat ng mga makakapagligtas sa kanya. Grabe, ala, ala, buda, buda, Maria, Maria, Maria. Boom! Bumagsak. Patay. Ano yung moral lesson doon, guys? Meaning, kung yung pagdududa mo sa sarili mo, no? Yung paniniwala mo, merong 1% na nawala. Okay? Yung 99%, delikado pa din. Yung 1% na paniniwala, grabe. Nagkakaroon po doon ng failure. Okay? So meaning, yung lack of trust, not believing in yourself, napaka-importante sa negosyo natin. Kailangan yung paniniwala mo, no? Na kayang-kaya mong abutin, na kayang-kaya mong gawin, kahit dumating man sa point na tumagal ka na wala pang nangyayari, maniwala ka pa din. Step by step, mayroon kang ginagawa. Darating sa point na yung mga, like example, yung nag-invento ng bulb, almost 10,000 more than
yung ano, yung nabasag bago niya nabuo ng perfect yun. So sobrang, sa sobrang daming pagkakamali, maybe sa mga 1,000 pa lang na nasira, no? Kung nasira at sumuko na siya dahil hindi siya naniniwala. Pero dahil sa paniniwala niya, ginawa niya ng consistent, tuloy-tuloy, no? Yung ginagawa niya. Dahil naniniwala siya na darating sa point, mayroong magbabago, mayroong makukuha niya yung pangarap niya. Ayan po. Yan po yung kailangan 101%. No? 101% yung paniniwala mo kay God sa lahat ng ginagawa mo, lalong-lalo na sa sarili mo. Number 3, repeated daily activity not related in your dreams. Ito yung mga nagpapabigat din sa negosyo natin na yung paulit-ulit mong ginagawa na hindi siya related dun sa pangarap mo. Like example, ang pangarap mo, mag-build ng network, magkaroon ng income sa network. Okay? Mag-build ng network kasi darating sa point, maleleverage ka, magkakaroon ka ng passive income. No, yun yung pangarap mo. Magkakaroon ka ng, after mo na magkaroon ng passive income, malaki na yung grupo mo, darating sa point na natitrain mo na yung tao, ibig sabihin, yung mga tao mo na sa ilalim, okay, nakapag-build ka na ng network, at dumarating sa point na magkakaroon ka na ng time freedom. Kasi, grabe na yung mga gumagawa ng negosyo mo. At the same time, financial freedom. Kasi the more na malaki yung network mo, the more na mas malaki yung income mo. So meaning, yun ang pangarap natin, time and financial freedom. Na kahit anong gawin natin, meron na time freedom. Yun ang importante sa negosyo natin. Okay? Kasi money is just a tool. Okay? But yung pinaka gusto natin yung freedom. No? Freedom. So yun ang pangarap natin. Pero yung ginagawa natin daily, hindi siya related. Okay? Mas marami yung ano natin, mas marami yung activity natin na hindi siya related. Like example, pag nagbi-build ka ng network, pero sa iba ka nakapag-focus, iba yung ginagawa mo. Diba? Iba yung ginagawa mo. Eh, ang gusto mo, mag-build ng network, dapat nagbebenta ka ng package. Dapat nagbebenta ka ng package, nagtitrain ka ng grupo mo, ng downlines mo. No, nakikipag-connect ka, nagpro-prospect ka. Yun yung mga activity papunta sa pangarap mo, dun sa network. Okay? Pero, iba yung ginagawa mo. No? Ano yung mga ginagawa mo? Kung ano man yung ginagawa mo na hindi siya related dun sa pangarap mo, kailangan mo nang i-let go. Okay? I-let go mo. Mas marami kang ginagawa sa gimmickan. No? Hindi ka nakakapag-build ng network. Mas marami kang sinasayang na oras sa panunood. Like example, nanunood ka sana ng mga trainings, ikakagrow mo, pero mas marami kang ginagawa na nanunood ng Netflix na almost umaabot ka na ng sobrang daming episode, lalo na kung K-drama, di ba? So, kung yun ang mga nangyayari, kailangan mo lang i-let go. Okay? Kailangan mo lang i-let go. Okay? Ayan. So, yung ngayon, focus ka muna. No, kailangan mo muna mag-focus, kailangan mo muna ng gawin yung mga dapat na gawin into your network. So ang isip mo, ano yung ikaka-grow ng network ko? Ano yung ikaka-grow ng network ko? Yung lagi ang mindset mo every day. Pagising mo bago ka matulog, no? Habang nagkakape ka, kumbaga ang isip mo talaga nasa network. Okay? Yun ang yung isipin mo. Tanggalin mo na yung kung nag-work ka ngayon, nagtatrabaho ka ngayon. So, kailangan mong yung mindset mo, idikit mo into network. Hindi po masama yung work, pero kailangan mo lang idikit yung sarili mo as an entrepreneur. Yung pag-iisip mo, magiging entrepreneur na siya, magiging pag-network na siya. Okay? Kasi nakakapagpabigat po yung sa business natin. Yung hindi ka magiging connected doon sa gusto mong mangyari. Okay? So marami po 'yan na mga activity. Sabi nga ni John Maxwell. Sabi nga ni John Maxwell, your success is determined by your daily agenda. So kung anong ginagawa mo every day, 'yun ang magdidikta sa success mo. Okay? So ayan, so marami po tayong mga trainings 'yan kung ano yung mga ginagawa mo daily. So napaka-importante po 'yan. Kasi kung ang pangarap natin within 1 year ganito mangyari, ini-step-step po yan ng everyday.
Hinahati-hati po yan. Kasi small step, no? Kahit maliit na step yan, na ginagawa mo everyday, pakunti-kunti, pero related siya sa network, related siya sa business, napaka-importante, mas malayo po yung mararating mo. Kaysa po sa iba na iba yung ginagawa. Okay? Number 4, laziness and easy to give up. Yan. Yung laziness, ito yung mga ginagawa, ito yung mga sobrang daming excuses. Okay? Merong trainings pero grabing excuses, no, na sinasabi. Parang ito yung so, sila yung mga sobrang daming reklamo. Okay? Kung ikaw, mareklamo ko ngayon. No? Kailangan mong i-let go yan. Kailangan mong tanggalin yan. Kasi ganyan din ako before. Sobrang dami kong excuses. No? Sobrang dami kong excuses hanggang dumating sa point, ako pala yung nalulugi. No? Hindi pala si upline, hindi pala si mentor. Kasi yung mentor natin, grabe yung mataw. Pero sa nakita ko, parang ako yung nalulugi. Parang ako yung hindi nag-change. Parang ako hindi nag-grow. So, yung mga excuses, pinalitan ko na siya ng solution. Okay, like example, meron ginagawa ngayon. No, meron akong ginagawa. E pag-attend ng training, kailangan mag-headset ka lang. Ilagay mo lang yung phone mo. So, gawin mo lang. Or after mo ng work, na sobrang busy ka sa work. Okay, kung nag-work ka man ngayon. Okay? After mo mag-busy, no, meron kang time, no, nagpapahinga ka, kumukuha ka ng tulog. Guys, pwede kang makinig, no? Habang yung pakikinig mo, meron diyan na minutes, mga 30 minutes bago ka makatulog. Meron yung 30 minutes, meron na dagdag. Meron na dagdag sa routine mo sa network. Okay? Ayan. So yung excuses natin, it's normal, no? Marami talagang excuses, pero kailangan mo lang i-remove 'yon at i-change 'yon ng solution. Like example, meron kang problema. Lagyan mo ng ng solution. Okay, doon sa problema, kailangan ang mindset mo, solution provider ka. Okay? Kung merong problem, okay, merong problem, merong magbibigay ka agad ng solution. Hindi pa yung problem, magbibigay ka pa ng another problem, no? Eh, sinusolusyonan na nga ni mentor mo yung pwede mong gawin, pero ikaw, bigay ka ng bigay naman ng excuses na hanggang dumating sa point, yung mentor mo, sawang-sawa na. So, yan, nakakapagpabigat po yun, na sobrang bigat po yun sa business. Ang hirap buhatin yung nagpapabuhat na binibigyan pa ng pabigat. Okay, naisip niyo yan. Okay? Ito naman, easy to give up. Yan, na-reject, nirapan. Wala na, tumigil na. Hindi na gumawa ng solusyon, no? Hindi na gumawa ng pwedeng ikakagrow, no? Nag-give up na. No, gumawa na ng sa hayaan mo na yan. Ganyan talaga yan, di ba? So madaling mag-give up. Alam niyo kung paano susolusyunan yung para hindi ka mag-give up? Attend ka ng training, na-reject ka, attend ka ng training. Mag-training ka doon sa bagay na yon na how to handle rejection. Diba? Kapag na-handle mo na yung rejection, next time, alam ko na yung gagawin ko. Diba? So meaning, dito sa mga bagay-bagay na to, itong nagpapabigat sa negosyo natin, lahat may solusyon yan. Basta willing tayo. Andun yung determination natin na mag-change, magbago. Okay? So, marami po dyan na reason why na mag-give up tayo. Sobrang dami. Oh, ang dami po talagang mga excuses para tayo mag-quit. Ang dami po niyan. Ang dami po niyan. Hindi yan nauubos, sobrang dami. Okay? Ang dami po niyan, pero mas madami po yung solution na binibigay natin. Ayan. So marami po yung mga bagay-bagay, manood ka ng YouTube. Okay? I-consult mo yung problem mo kay mentor. No, mentor, ganito yung nangyayari sa akin, ano pa yung pwede kong baguhin? Yan. Kaya napaka-importante din na mayroon tayong mentor sa business natin. Kasi sila yung magre-recognize kung tama o mali yung ginagawa natin. Okay? So kung ikaw wala ka pang mentor,
hanap ka na ngayon ng mentor na makakatulong sa'yo into your business. Kasi baka mayroon kang ginagawa, pero hindi mo kinukonsult, hindi mga bibigyan ng solution. Kaya lagi kang magtanong ng magtanong. Doon ka, yun yung parang, ay, ang dami pala. Ito, lagi yung tandaan. Ang dami palang mga reason, ang dami palang mga dahilan para ako mag-give up. At sobrang dami. Okay, na-reject ka. Hindi ka sinipot ng prospect mo. Hindi ka nakakapag-pay in. Wala ka pang benta. Diba? Ano pa? Ang tawag doon? Sobrang dami. Sobrang dami na pwede mong i-give up. Pero kung hindi ka mabilis sumuko, gumagawa ka ng paraan. So kung ikaw yung taong gumagawa ng paraan, mabilis ka gumawa ng solution, mas lalo kang bibilis sa negosyo mo. Natanggal mo na yung pabigat sa negosyo mo. Grabe, paggising mo pa lang, nagkaroon ka ng prospect na negative. Pak! Training ka. After mo yan, merong negative na makakausap ka ulit. Grabe, alam mo na kung paano mo i-handle. Okay, kaya mo nang i-educate yung prospect mo na yun. Ayan. So number 5, pinaka-last. Grabe. Dito tayo tatamaan. Thinking of others' problem, business, rather than thinking of your own dreams. Ito yung iniisip natin, yung problema ng kapitbahay natin. Yung crossline natin. Diba? Iniisip natin yung mga problema nila tapos pinag-uusapan pa natin na hindi siya na nakakatulong. Parang naghahanap ka ng ano, alam niyo yung Marites. Naghahanap. Alam niyo kung lagi natin ginagawa yan? Alam niyo kung anong mangyayari? Nagiging negative yung isip natin lagi. No? Laging nagiging negative hanggang dumating sa point. Tayo din humihila. Hindi lang sa sarili pala natin, kundi pati yung mga taong yung kinakausap natin. Diba? Or minsan naman, hindi ka naman nagiging Marites, pero lagi mong iniisip yung mga problema ng mga, yung sobrang daming problema ng iba. Diba? Ay, ano kaya nangyari sa ganito? Ganyan. Iniisip mo palagi. No, hanggang dumating sa point, kakaisip-isip na lang. No, nangyari na lang sa isip, hindi ka na nakapagbubun doon. No? Gusto mo lahat solusyonan. Eh, hindi mo pa nga nasusolusyonan yung sarili mo. Tapos gusto mo pa solusyonan yung problema ng iba. Kailangan mangyari muna na solusyonan mo yung problema mo, tapos makakasolusyon ka na sa problema ng iba. Like example, may problema yung iba. Nagkakaroon ka ngayon ng awareness, ay ganun pala yung nangyari. Tapos susolusyonan mo na sa isip mo. After mo masolusyonan sa isip mo, pwede mo nang i-share sa kanya. Pero kung dahil doon sa problema na yun, at iniisip-isip mo na yun, at takot na takot ka nang gawin yung mga bagay-bagay dahil sa nangyari doon sa mga iba, 'di ba? Tapos hindi mo ginawa ng solusyon. Yun po ang mahirap, no? Thinking of others' problem. Yeah. So wag po tayo mag-spread ng mga negativity. Yan. Wag tayong mag-isip ng mga negativity. Pwede nating i-accept yung mga negativity na maiisip natin. Ito ha, pwede natin i-accept yung mga negativity na naririnig natin, na nakikita natin, para tayo magkaroon lang po ng awareness. Okay? At after mo maano yun, ilabas mo ulit, ano yung solusyon na nangyari doon? So, kapag may nakakita ka ng problem, like example, iniisip mo yung problema ng iba, tapos sinolusyonan mo sa mind mo. After mo nasolusyonan, nawala na yung negativity, nagkaroon ka na ng awareness, after mo lumabas, alam mo na ang gagawin mo. Positive mindset. Yun ang tamang mindset. Yun ang tamang pag-iisip. Nag-iisip lagi ng mga positivity doon sa mga negativity. Okay? Ayan. So hanggang dumating sa point na pag ganun na tayo mag-isip, parang napakadali na lang yung problema. Okay? Kasi alam na natin, pinaka secret talaga sa pag-network, yung mabilis ka mag-move on. Okay? Like example, dito sa lahat ng mga nabanggit na to, yung past experience mo, nakapag-move on ka. Di ba? Dun sa yung trust mo, yung tiwala mo sa sarili mo, no? Binigyan mo na yung sarili mo ng 101% na paniniwala, nakapag-move on ka na, no? Yung mga ginagawa mo daily, na-change mo na. Kumbaga, hindi na dumidikit yung
yung dito number four, yung katam, yung katamaran, okay? Na ano muna, nakapag-move on ka na doon. At number five, kailangan, dito talaga sa negosyo natin, into network marketing, mabilis ka dapat mag-move on. Dahil marami ka pong pagdadaanan dito. No, lahat into network, lahat na, no? Problema ng kapitbahay mo, problema ng downline mo, no? Problema ng company, problema sa business mo, sa family mo. Lahat, ang dami. Ang dami po. Pero kapag ang iniisip mo lagi yung solusyon sa problema, lagi kang solusyon provider, naku, mas mabilis po gumaan yung negosyo mo. So parang itong mga bagay na to na nagpapabigat, no? Parang gustong-gusto mong lumipad, gustong-gusto mong umangat, pero meron kang baga-bagahe, meron kang sobrang daming bagahe. Kailangan mo munang bitawan yung i-let go muna yung mga bagahe na yon. Hanggang pag na-let go mo yung mga bagay na yon, no, naging positive mindset ka, no? Dahil alam mo yung past is past. No, hindi mo na may babalik. Masusolusyonan mo lang yon kapag meron kang ginawa ngayong present na nakikita nila nagbabago. Alam nyo guys, sa buhay natin, nagbabago yung gems natin. Yung ano natin, yung mga dito sa katawan natin. Kapag 7 years old ka, every 7 years, 7 years old, 14 years old, 21 years old, 28 years old, hanggang pataas. Kung ngayon, no, 28 ka na, yung 14 years old mo before, yung 7 years old mo na yan, ibang-iba ka na doon. Sobrang laki na ng ano mo, pagbabago mo doon sa nakaraan mo. Eh bakit mo pa iisipin? Ang laki na pala ng pagbabago mo. Lagi mong tignan yung nangyari sa'yo ngayon. Ano ka na ngayon? Yun ang ipagpasalamat natin. Yun ang be grateful tayo kung ano yung ngayon na, ano yung ngayon tayo. Kasi ang layo na pala natin. Tingnan natin, ay grabe pala, ang layo ko na pala. Ibang-iba na pala ako ngayon. Alam niyo, nung nakita ko sa Facebook ko, nung nag-scroll ako like 2017, nung first time ko nag-network, ang layo na yung mukha ko ngayon, yung sarili ko ngayon, napakalayo na din. Okay? Kaya kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon, no? Kayang-kaya mo po 'yan baguhin ngayon. So kung ngayon binabago mo na, napanood mo na 'tong video na 'to, ibang-iba na. So, yun lang po, no? Yun lang po yung ating topic right now. And sa susunod, bibigay pa tayo ng iba't iba ng mga ganito. So, thank you so much sa pagkikinig and God bless po sa ating lahat.